Hi guys, this is Roanne. Welcome back to my channel. Sana may matutunan kayo ngayon sa topic na bibigay ko sa inyo. Tungkol to sa pagbili ng bahay dito sa Amerika. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko, ano yung mga ni-research ko, at saka ano pa yung mga hindi ko rin ginawa bago ako bumili ng sarili kong bahay. So, ipapakita ko sa inyo, at saka ikukwento ko rin yung buhay ko para alam nyo yung mga nangyari bago ko nakuha itong bahay na gusto ko. So, sana panoorin nyo and sana magustuhan nyo rin at makatulong sa inyo itong video. So, ito na nga guys, yung trabaho ko at saka trabaho ng asawa ko, pareho lang. So, pareho kaming soldier. So, na-deploy kami sa Europe bago kami bumili ng bahay. So, dati, umuupa lang kami ng apartment. So, since lagi kami may problema sa apartment, napagod na ako, nakakareklamo doon sa may-ari. So, naisipan ko nang bumili ng sarili kong bahay para na rin sa future namin. So, nagtatrabaho kami ng asawa ko sa Europe noon. Na-deploy kami dalawa. And then, doon, nagplano ako ng mga, ano bang mga kailangan kong gawin? And ano yung mga kailangan kong i-research? And kung sino yung mga dapat kong kausapin. So, habang nandun ako sa Europe, ang ginagawa ko, yung mga sweldo na naiipon namin, ang ginagawa ko, pinapambayad ko na siya ng mga utang ko, yung utang ko sa mga credit card, ganun din yung asawa ko. Gusto ko, bago ako bumili ng bahay, wala talaga akong utang sa credit card. At saka lahat ng utang na bayaran na, para kapag naran yung credit ko, at saka ng asawa ko, perfect talaga at walang problema. So, pagkatapos guys, i-make sure nyo na nagsasave kayo ng pera sa banko. Kasi gusto nila, kapag niran yung credit mo, gusto ng lender na may makikita silang pera sa banko mo na prepared ka, meron kang naitabi, at ready kang kumuha ng bahay in case na kailangan mo mag-down payment o may kailangan kang ibang bayaran. So, yun, kailangan nyong magtabi, mag-save ng pera habang nagbabayad ng ibang utang, itabi nyo na yung iba nyong pera para i-save. Like, itabi nyo lang talaga siya para makita lang ng lender na meron kayong pera sa banko na nakatabi kung kailangan nyo, ilagay nyo lang siya, huwag nyo siyang gagastusin. Ganon. So, pagkatapos nun, na nakabalik na kami sa Amerika, ang una kong ginawa, naghanap ako ng taong tutulong sa amin para makahanap ng bahay. So, meron akong kaibigan, pinakilala niya sa akin yung kaibigan niya dito sa El Paso. Tumulong sa amin para makahanap ng bahay. Ang una namin ginawa ng asawa ko, nakipag-usap kami sa broker para sabihin sa kanila kung magkano yung gusto naming bahay and kung ma-approve ba kami. So, mga panahon na yun, hindi muna kami naghahanap ng bahay. Kailangan malaman muna namin kung approve kami at saka magkanong halaga. So, sinabi ko kung ano yung magkanong gusto kong halagang ma-approve. And ayun, sa wakas, sa awa naman ng Diyos, na-approve naman yung halagang gusto ko. Para pasok na pasok sa budget. Talagang pinagplanuhan ko lahat. Lahat. Nag-research talaga ako para to make sure na wala akong malaking babayaran. Ganun. At saka, ang isa pang ginawa ko, since nasa military kami dalawa, ginamit ko yung VA loan namin para hindi kami mag-down. Kasi kapag military ka, ang pinaka isang swerte ka na magagamit mo dahil nag-join ka sa military, yun nga, pag bumili ka ng bahay, hindi ka magda-down. Wala kang ilalabas, gamitin mo lang yun. Basta yung make sure mo na makakabayad ka, ganun. So, swerte namin kasi hindi kami nag-down.
ng kahit ano para makuha tong bahay na gusto namin. So, ayun nga, nakilala namin yung realtor namin, pinakilala sa akin ng kaibigan ko. Sobrang bait niya, talagang tinulungan niya kami sa paghahanap ng bahay. So, nung after namin makausap yung broker, na sinabi sa amin na, oh, everything is good to go. So, ayun, dun na kami nag-start na maghanap ng bahay. Tapos, ang isa pang sinabi ko sa realtor ko na gusto ko by July or I mean by kailan ba? End of June. Kailangan end of June may bahay na kami. Nakahanap na ako ng bahay. So, kasi noon, mga panahon na yon, aalis na kami dun sa dati naming duty station. Nilipat kami dito sa El Paso. So, perfect naman na nakuha namin yung bahay. Nakuha namin tong bahay May. End of May. Start ng first week ng June. Nakuha namin. Talagang swerte kami. Yun nga lang, ang pinakamahirap na nangyari. Ito ata yung pinaka, I think, pang pito o walong bahay na nagustuhan namin, na nag-offer kami. Ito yung unang bahay na kami lang yung inaccept. Pagka-offer namin, inaccept agad yung offer naming pera. Tapos nun, nagpirmahan na, nag-usap-usap na kung anong mga kailangan gawin, ganun-ganun, etc. Tara, maraming ginawa. Pero yung asawa ko talaga yung nakipag-usap sa kanila. At ako lang yung minsan nagde-decide ako ano mga kailangan gawin, ganun-ganun. Pero siya yung nakipag-deal doon at ayokong mamoblema. So, ayun nga, nakuha na namin yung bahay. Salamat ng shelter namin, ginamit namin yung VA loan namin para hindi kami makapag-down. Tapos, ayun, eto yung pang pito o walong bahay na nakita namin. Kasi yung ibang mga bahay dito, maraming nag-o-offer. Tapos, dito kasi sa Texas, ang bilis maubos ng bahay. Mabilis mabenta yung bahay. Hindi ko alam kasi. Siguro dahil mura. Tapos yung presyo ng bahay dito. Example, binibenta nila yung bahay ng 250,000. Ganyan. So, hindi ka mag-offer ng eksaktong 250,000. Kailangan dagdagan mo yun. Kasi may kakompetensya ka pang iba eh, na bibili ng bahay. So, parang makikipag-bidding ka sa kanila. Kung sino yung pinakamataas at saka kung sino yung tingin ng seller na kaya magbayad at walang magiging problema, yun ang kukunin nila. So, kaya kailangan i-make sure nyo na maganda yung credit nyo, meron kayong tabing savings para rin sa pag nakita nga ng banko, ng lender, sila yung mag-approve na, tsaka isa pa yung seller nga, kung papayag talaga sa inyo. So, dito, pataasan yung offer ng pera. So, nung nag-offer nga kami, thank God na in-accept. Tapos, ayun, na nakipag-usap kami kung ano yung mga decision na kailangan gawin, ganun-ganun, etc., etc. And, ayun, na-survive naman. Wala kami naging problema. Ang isang naging problema lang, sa akin, yung pangalan ko kasi sa hindi na bago sa record ko nung nasa army ako yung last name ko kasi naging Duarte na ako nung kinasal ako. Yung last name ko dati Angeles. Tapos hindi nila binago yun sa system. Yun lang isang naging problema, pero easy fix lang yan. Mga siguro nag-intay lang kami ng 1 or 2 days para maayos. Tapos ayun, okay na lahat. Nakipag-usap na kami sa nakuha na kami ng power of attorney. Hindi ko alam po anong tawag ng sa power of attorney ata yun. Yung inano namin, nagpirma. Oh yeah, yeah, power of attorney nga. Yung inano namin, yung last na ginawa namin. Tapos ayun, last week ng May, umalis na kami dun sa last duty station namin. Nag-travel na kami dito. And dun nakapag-start. Ano pa ba?
Ayan, ayun lang yung mga ginawa ko. At saka isa pa, i-make sure nyo na yung kukunin yung bahay is pasok dun sa budget nyo. Wag kayo kukuha ng bahay na alam nyo masyashort kayo every month. So, kailangan pasok na pasok siya sa budget nyo para siguradong makakabayad kayo ng on time, wala kayong problemang gagawin. Ayun yung ginawa ko. Tapos yung mga wag nyong gagawin bago kayo bumili ng bahay, eto yung hindi ginawa. So pagka-uwi namin galing Europe, wala kaming bahay dito sa Amerika, di ba? Kasi nga nag-a-apartment lang kami. Kumuha kami ng hotel kasi ayoko na kumuha ng apartment bago bumili ng bahay kasi iraran yung credit mo doon. At saka kapag kumuha ka ng apartment dito, meron silang contract na kailangan matapos mo ng 6 months, ganun, 1 year. Hindi ko pa na-try yung 3 months na contract, pero may mga contract sila na kailangan mo tapusin. So ayoko ng ganun. Kaya ang ginawa namin, sabi ko sa asawa ko, mag-hotel na lang kami. Para hindi i-run yung credit, and ganun din naman yung monthly payment. So siguro nag-hotel kami mga 1 month, ganun. And ayun, okay naman. Tapos pangalawang huwag nyong gagawin is bumili na kung ano-anong bagay. Huwag kayo magagastos. Sipin nyo, kailangan nyo bumili ng bahay, kailangan nyo mag-save ng money, kailangan walang transaction na makikita sa bangko nyo, ganun. Kailangan wala talaga. O kaya, yung pagkain lang, pero yung mga mamahaling bahay, mga bagay like kotse, huwag kayong bibili kasi red flag yun, guys. Huwag na huwag nyong gagawin yun. Kailangan nyo talaga isipin, mag-focus kayo doon. Bayad ng utang, para pagdating, kunyari nagpa-plano kayo bumili ng bahay, ano bang date? Ano bang ano ngayon? December. Kunyari nagpa-plano kayo bumili ng bahay, June next year. So, ngayon pa lang, December, mag-start na kayo magbayad ng utang, mag-start na kayo mag-save ng money para pag nakita dun sa banko nyo, ready kayo at saka maganda yung takbo ng credit score nyo. So, yun ang mga ginawa ko para makuha tong bahay ko. Kaya sobrang happy ko talaga nung nakuha ko to, as in, thank you Lord, ganun, patuloy yung asawa ko, as in, siya yung nag-ayos lahat. As in, I don't know, hindi ko alam, hindi ko ma-explain yung kasiyahan. Yun nga lang, medyo nakaka-stress na una kasi nga ang daming mga kompetensya bumili ng bahay. Pero ayun, nakahanap naman kami ng gusto ko at saka gusto ng asawa ko. So, masaya. Sana, eto guys, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo dito sa YouTube ko para masagot ko rin. At saka huwag kayong mag-panic. Yeah, mag-research kayo. Like, mag-research. Huwag kayong sobrang excited bumili ng bahay. Because, like, i-research nyo yung mga kailangan nyo gawin. Importante talaga yung napapag-aralan mo lahat bago mo gawin yung decision na gusto mo gawin. So, sana may natutunan kayo dito sa YouTube ko. I mean, sa topic ko. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe and salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod again! Maraming salamat, guys!